guys. So, extended yung ECQ day 44. Tama ba? So, as you can see, hindi ko pinababayaan yung health, yung sabi natin condition. Hindi ko tinatarget na lumaki habang ganito or mag-gain ng sobrang muscle. More on target ko, ma-maintain, huwag tumaas yung body fat, kung pwedeng bumaba, and kung kaya mag-grow. Siguro depende sa intensity na binibigay kasi limitado yung karamihan sa atin, limitado yung ginagamit eh. So mamaya after nito, i-share ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon. I mean, yung back workout ko. Today is back workout. So i-share ko sa inyo yung ginagawa kong intensity kahit limitado yung gamit ko. So ito yung ritual ko this every morning. So pre-workout, half scoop lang yan. Tapos ito, half scoop nito. Parang pinaka-fat burner ko during workout. Kaya kung napapansin nyo sa IG story, grabe yung pawis ko, di ba? And then ito latest. Shout out kay JP Up, ha? Supplement Hub. So, second day pa lang. So, tinatry ko. Pero kung sa reviews nyo titingnan, sobrang solid niya. Like yung cholesterol level mo, bababa. Yung energy mo, endurance mo sa workout. Hindi siya inaubos. So first day ko, grabe yung workout eh. So try natin yun. So as you can see, ito, half scoop lang. Ayaw pa magpagamit na. Tapos half scoop nito. Kung kapo sa budget, kape-kape, di ba? Okay naman yun. Pang steam, pang ano lang, para magkaroon na ng stimulant yung katawan nyo. So ito puro sugar free to it. Sarap in meal. Isa lang, isang capsule lang muna ako. Pero after 10 days, magdadalawa na ako. SR9009. Morning routine. Supplement Hub, ha? Huwag nakakalimutan. Supplement Hub. Tawag lang kayo, di-deliver kami. Pwede nyo rin pag-grab, pwede nyo palalamove, okay? Take natin yun, no? Video natin yung workout ko today. So, ayan. Start muna tayo ng ano. Mga 20-30 minutes na fasted cardio. Tapos ano, para lang mag-activate lang yung katawan. Mas elastic na yung muscle. Mataas na yung heart rate, di ba? Let's proceed na tayo sa workout. Okay guys, so limitado yung gamit natin. Meron ako ritong pair ng 35 pounds tsaka pair ng 10 pounds. So, back workout. Naisip ko gumawa ng giant set lang of 4 exercises sa dumbbell. So, yung angle, ito yung mga angles, ha? So, na-hit mo na yung ano, na-hit mo yung knee, di ba? So, i-hit yung medyo upper lats. Yan na. Mataas na yung heart rate. So medyo wide. Not too wide na rear delts yung tatamaan sa'yo. So, superset na yun. Diretso ngayon sa mid. Mimic mo lang yung ano, yung nakasanayan natin na yung landmine, di ba? Thank you.
intensity mo mataas na. Reverse flies. Tamaan yung lower lats, lower outer lats. So, kung meron kayong place para mag-pull-ups, o may masasabitan kayo like sampayan na ano, or if I exit, di ba? Papasukan ko yung sa akin. Na lang nagawa ko. Kung isipin ninyo, yung intensity na nakuha ko sa gym dati, kaya ko pa rin siyang gawin dito. So yun, i-giant set nyo yung 4 to 5 exercises. Gawin nyo ng 4 sets. 10 to 15 repetitions, di ba? So ngayon, yung next, barbell naman. In case na barbell lang meron kayo, okay? Okay, sige. Kung wari, ano, dumbbells, barbell lang meron kayo, di ba? So, para ma-hit. Kasi pack, sobrang laki. Daming, ano, daming angles, di ba? So, ito, 4 angles na kaya natin gawin sa back. Okay, so yung first natin is neutral grip na barbell row. Meaning, shoulder width yung grip mo, overhand, ha? Ito yung pinakamahirap. Wide grip. Press konti. 20 seconds. So, kuha ng hangin. So, gusto mo tamaan yung mid-back, yung baba ng traps. Siguro, magagawa ko na dito mga 6 to 8 reps. Magaan siya pero may pause. Close grip. Pause. So, lower back, medyo magaan siya for deadlift. So, i-wide grip ko siya. Para mas ma-hit mo yung outer. Maraming muscles yung ma-hit mo sa magaan na weight. Okay guys, so nagawa na natin dumbbell, barbell. So ngayon, paano kung bands lang meron tayo?
Yung movement naman na back, more on pull. Kaya tinatawag na pull workout, di ba? So, imagine nyo na lang pinupull nyo siya. Normally, ito warm up eh. Yan, so pull. Pero kung ito lang meron kayo, gusto nyo ng intense, or ma-hit nyo yung muscle, din, lagyan nyo ng ano, subukan nyo lagyan ng pause sa dulo. So, lagyan yung resistance by pulling. So, may resistance yan, then pull. Elbows, ha? Then squeeze yung likod. Then release. Squeeze, then release. Okay? So, take note, huwag yung gamitin yung biceps. So, pagdating dito, yan na yung contraction ng back. Yan, ha? And pull. Lipat-lipat nyo na ng angle. So, ito nasa taas. Yung next ko, so, mas ito, meron akong mas mabigat-bigat. Yan pa rin, elbows. So, outer naman. So, may face pull, di ba? Face pull for shoulders, taas mo. So, medyo lats yung tamaan. Baba mo lang konti. Ayan, hanggang mid traps. Pati traps mo. So, imagine mo yung angle sa dumbbells and barbells. Gawin mo lang siya sa bands. Standing nga lang karamihan. May single arm. Pwede, actually, pwede ka mag single arm dito. Daming options. Pull. Inner. Mid. Outer. Pwede ka rin mag straight arm. Activate yung upper lats mo. And one arm. So ma-stretch yung likod mo. Resistance. Activated. Activate. Pull. Okay? Hindi ko activate. Bicep lang. Diba? Hindi gumalaw. Activate. Squeeze. Ayan. Tigas. Pero kung wala. Diba? Sayang ka lang ng energy. So, yan ang full back workout ko today. Nagawa pa ako ng mga 2 to 3 more sets. Puro giant sets. So, intensity niyan, di ba? Try nyo, guys. Ang laking ano to. Makakaramdam kayo ng intensity na hinahanap-hanap ninyo. Like nung bukas pa yung mga gym. So, after nito, video tayo ng pagkain ko after. And yung tinola ng mga bodybuilders. What's up, guys? So, eto, tinola friendly bodybuilding style, patang-ipis style. So, hindi ko nagigisahin. Tulad niyan, nilagay ko na yung ano. So, ito yung available ngayon. Ang hirap bumili ng chicken breast. So, tubig, tsaka puro chicken legs. So, yan na. Start ko pakuluan. Tira ko ng bawang. Sibuyas. Distribute nyo lang. Kaya natin pumulok. Tapos sobrang importante ngayon, isang damakmak na luya. Hindi mo na kailangan masyado isipin yung ano, lasa niyan. Hindi, masarap yan. Kaya lang kasi sobrang antioxidant to eh. Ngayon sa panahon ngayon, di ba? Dahil sa nangyayari. Yan, lalagyan mo ng paminta. Antayin lang natin kumulo. Pag kumulo yan, lagyan natin ng mga gulay natin mamaya. Bang! Ayan, so after 10 to 15 minutes, medyo magkukulo na yan, di ba? So, dagdagan ko ng tubig ngayon. Pero nakikita nyo, ano na siya, galing siya sa boil. So, yung una nyo ilalagay, syempre, sayote. Kasi mas matagal lumambot yan. Diba? So, alam nyo naman kung anong micronutrients ng gulay, di ba? Tsaka masarap na ito, hindi ko ito binibilang sa macros ko. So kahit gano'ng karami ilagay ko dyan. Hanggat magkasya sa lutuan. Game lang. So pampalasa ko,
dalawang ano, Nord cubes. Wow. So, eto. Sodium lang to. Okay, matakot dito. Mas matakot kayo sa sobra-sobrang calories na pinapasok nyo sa katawan nyo. Tsaka mas matakot kayo sa asukal. So yan, dalawa. So may lasa na yan. So ang lalagay ko na lang dyan, okra, tsaka kangkong. Wala kasi ako nabiling malunggay. So antay ulit tayo, mga 15 minutes. Okay? So yan, nakita nyo, medyo malambot-lambot na. Ayan, wabaw na yung mga... Guys, hindi ako cook ha. Bodybuilder lang. As a bodybuilder, kailangan marunong tayo nito kahit paano. Malambot na, ilagay mo na yung okra. So, tinola lang may okra yan. So, totoo lang, wala akong pakialam. Kasi, importante yung nutrients nun. Tsaka yan lang yung mga available na the moment. Wala akong mabiling ano, malunggay. So, instead na malunggay, kangkong. Ang kangkong. Magasin yung mabuti, mabuti ah. Kailangan ko ng beef. Okay. So yun lang. May namin dalawa yan. So, tipid na rin siya kung iisipin mo. Magutom, di buksan yung sardinas, check lang yung macros. Pero normally, kuha ko na yung macros ko dito pa lang. So, yan. Tayo lang natin na umagsak siya at maluto yung dahil. Madali na yan, mga 5 minutes. Tapos na. Okay?